magpalaka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy tayong magdadasal para sa lahat ng mga may sakit, para sa lahat ng mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio, at para sa mga biktima ng karahasan, lalo na po dyan po sa Israel at sa Ukraine. Ipagdarasal din po natin na sana ay mamayapa at manatili ang kapayapaan sa buong mundo. Kasama po nating ipinagdadasal hindi lamang ang lahat ng nagpamisa ngayong umagang ito, kundi ang lahat ng inyong mga intensyon. Ganon din po ang intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, most especially those who are abroad, our OFW, who join us, who are joining us through our FB Live. Special prayer intention para sa lahat ng nagdidiriwang ng kanilang kaarawan at anniversaries. Lalo na po para sa kaarawan ni Father Chris D. Guzman, isang pari ng Arsidiocese ng Lipa. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanganeon, mga alipin ang kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ang Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayo'y dating mga alipin ang kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon Diyos ay amin, sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay niluluna ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami noon natangay na niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos noon, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang puon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad natin, ibon sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya, nang ang bitag ay mawasak. Tulong natin, kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi siya pababayaang pasukin ang kanyang bahay.
Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang nito upang magbigay sa ibang mga alipin ang kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping yon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At simulan niyang bugbugin ang ibang aliping, lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di dapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bahagi po ng karanasan natin bilang tao ang paghihintay. Kanina lang, maaga akong dumating. Hindi naman maagang maaga. At least 15 minutes before the celebration of the Mass. At kayo'y naghihintay dyan. Anong oras kaya magmimisa ang pari? Ang iba siguro sa inyo habang naghihintay, nagdadasal ng rosaryo. O ang iba, nagdadasal ng taimtim habang hinihintay kung kailan lalabas ang pari. Ang iba naman na distract. At kung ano-ano nang tumakbo sa isip, naalaalang nabunot ko kaya ang saksakan ng electric pan. O ang iba naman siguro yung na-distract dahil may tumawag sa opisina o sa inyong negosyo na kailangan kayo. Ang iba naman siguro ay nainip. Karanasan natin yan bilang tao, ang maghintay. At kung minsan ang paghihintay ay nakaka-frustrate at nakakawalan ng pag-asa. Bakit nakaka-frustrate? Kapag ka yung hinihintay natin ay hindi naman dumating. O yung hinihintay natin ay dumating nga, pero hindi natin inaasahan. Yung iba siguro sa inyo, naghihintay ng result ng bar exam. Panay ang dasal. Yung iba, nailabas na ang result ng board exam, kaya nga lang sa paghihintay ay hindi yun ang kanilang inaasahan dahil hindi nakapasa. Bahagi ang paghihintay ng ating karanasan. At sa ating paghihintay, may mga bagay na nabubuo sa loob ng ating puso, ng ating pagkatao. Ano yung mga bagay na yon? Pwedeng magbigay sa atin ng tiwala sa ating sarili, sa ating kakayahan. Pwede rin magbigay ito sa atin ng kawalan ng pag-asa. Lalo nung at kung ang hinihintay natin ay hindi naman akma doon sa ating inaasahan. Now, yung ganyang karanasan ng buhay natin bilang tao ay karanasan din natin bilang mananampalataya. Sa atin pong mabuting balita ay tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon na tayo ay maghintay sa Kanyang pagbabalik. Na hindi natin alam kung kailan. Basta ang sinabi lang ay tayo'y maghintay.
Di ba ang hirap? Hindi mo alam kung kailan darating. Pero ang sinabi ay, tayo ay maghintay. Kaya nga sa ganitong katatayuan, dapat maliwanag sa atin yung ating paniniwala sa salita ng ating Panginoong Hesus. Kasi mahirap mag-antay nang hindi mo naman alam kung kailan darating ang iyong hinihintay. At yan ay natura natin bilang tao. At ang panghahawakan natin ay ang kanyang salita. At sa paghihintay natin, katulad ng aking sinasabi, pwede tayong mainip, madistract, mawalan ng tiwala sa salita ng ating Panginoong Hesus. Ano ang ibig sabihin nito? Ang hinihintay o ang hinihingi natin o ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon ay isang klase ng paghihintay na makabuluhan. Paano magiging makabuluhan ang ating paghihintay habang tayo ay nandito sa lupa? Kasi di ba sa ating pananampalataya sinasabing tayo ay naglalakbay patungo sa ating tunay na tahanan. At sa paglalakbay natin yan, inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, yung second coming na tinatawag. Paano magiging makabuluhan yan? Paano magiging makabuluhan ang ating paghihintay habang tayo nandito sa mundong ibabaw? Tatlong bagay ang akin pong pinaniniwala ang makabuluhang paghihintay o upang maging makabuluhan ang ating paghihintay. Una, tiwala sa salita ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay nagtitiwala sa kanyang salita, ang bunga nito ay pananampalataya. Huwag na huwag tayong magdududa na ang salita ng Panginoon ay hindi totoo. Sapagkat pag yan ay pinasok natin sa ating isip, dahan-dahan tayong mawawalan ng paniniwala sa kanyang salita. Pero hindi lang tiwala. Ang bunga ng pagtitiwala ay inaayos natin ang ating buhay ayon sa turo ng aral at pangaral ng ating Panginoong Hesus. Kapag tayo nagtitiwala sa kanyang sinabi, ikalawa natin gagawin, susunod tayo sa kanyang turo at aral. Lalayo tayo sa mga bagay na magdadala sa atin sa alanganin. Ano yung bagay na tinutukoy natin dito? Kasalanan. Ang isang taong nagtitiwala at may tiwala at pinanghahawakan ang salita ng ating Panginoong Hesus, ang isang nananampalataya, gumagawa ng paraan para lumayo sa akwasyon ng pagkakasala. Hindi dahil lamang sa kanyang sarili. Hindi lamang dahil sa takot na maparusahan ng Panginoon. Kundi alam natin, based on the awareness that God can come anytime in our life. Pero yung tiwala at pagpili na lumayo sa anumang okasyon ng kasalanan ay sinasamahan natin ng pagmamahal. Pagmahal natin ang nagsabi sa atin, nagiging automatic ang mga bagay at hindi nagiging mahirap para gawin ang kanilang ikasasaya. Pagmahal natin at pinagtitingnan natin at pinagtitiwalaan natin, yung nagsabi sa atin, hindi mahirap na sundin ang kanyang ikatutuwa, ikasasaya, at hindi tayo naiinip sa mga bagay kahit siya ay wala. Ganyan ang larawan ng buhay natin bilang mananampalataya. Sa ating paglalakbay at sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, baka po ang iba sa atin ay naliligaw na ng landas. Baka ang iba sa atin ay inip na at nawawala ng pag-asa at tiwala. Kailan ba naman darating ang ating Panginoong Hesus? Ito'y mga tukso na magdadala sa atin
sa hindi kanais-nais na kalalagayan bilang mananampalataya. Kaya manatili tayo na nagtitiwala sa Panginoon upang ilayo tayo sa kasalanan at samahan natin ng wagas na pagmamahal upang huwag tayong madatnan na hindi handa sa kanyang muling pagbabalik. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Oh.
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam rin po namin mula sa Main Arc Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego o clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan
sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po natin tandaan na ang pambansan ng Bana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ng mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam na Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 na Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Isang panawagan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Jenner De Castro. Ako po ang kuro-paro po dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ito po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po inyong sana po ay kami ay inyong tulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aaral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang pambansang Dambana po ay nangangarap
na isang araw ay maging isang international shrine. Kami po ngayon ay nasa proseso ng pagdodokumento ng mga pilgrims and devotees na pumupunta rito. Kami po ay hihingi ng tulong sa inyo, lalo na po kung kayo po ay nakatira sa ibang bansa o kayo ay citizen ng ibang bansa. Makikilag naman po sa aming Pilgrims Information Book para po sa pangarap natin na isang araw ang pambansang Dambana ay maging isang international shrine. Most especially, yun pong mga ating mga dating kababayan o kababayan nating mga Pilipino na ngayon ay citizen na ng ibang bansa. Kasama na rin yung mga local pilgrims and devotees na naririto o nagpapasyal o nagdidibusyon kay Santo Padre Pio. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ihatid mo kami sa langit.